Ganito lang ako magpalit ng needle bearing ng CT 100 kapag ka hindi pagkaano sira. Ito'y may sign lang na umaangit-init kapag ka nakasigunda. So ang ginawa ko dito mga boss, kumuha ako ng round bar, tapos i-welding ko siya doon sa likod ng needle bearing. Tapos kapag ka na-welding na mga boss, hihilahin lang yan. Tapos yun na, bunot na yon, mapapalitan na natin ang madali ang needle bearing ni CT 100 nang hindi tayo nag-overhaul. So ayan, pagmasdan mabuti mga boss, ayan o, umaangat, ayan na, nabunot na. So ganun lang abilis bunutin yung needle bearing kapag ka naka-welding. So sa pag-welding naman mga boss, kailangan medyo sigurado tayo para hindi tamaan yung shaft transmission input. So kapag ka nabunot na, pwede nang palitan ng bagong needle bearing. So yan na yung bagong needle bearing mga boss. Pukpukin nyo na lang gamit ang 13mm.